sa mga subscribers natin na nagre-request ng paano gumawa ng pana. Ito guys. So guys, sa panggagawa ng pana, ang kailangan natin gamit ay pipita ng spare, lagaring bakal, tsaka to, tikil, plies, martilyo, tsaka barena, pambutas ng kaha natin, metro at tsaka rubber. Ayan guys, mga kailangan natin. Tsaka itong stainless na kawad. So, umpisa na natin ang paggawa ng spare gun. So, let's go. So guys, wala muna tayo sa dagat. Tayo muna ay magagawa muna tayo ng pana. So ayan guys, meron na tayong kaha. Ito'y naukit na ni Bossing Isma. Bali, ang haba nito guys ay 1 meter. Ayan, nakadepende naman sa inyo guys kung gaano kahaba ang gagawin yung spur gun. At bubutasan natin dito. Dito tayo maglalagay na tinatawag na trigger. Bubutasan natin dito. Tapos ilalagay natin tong bakal na to. Bali dito natin lalagay yung trigger guys. So abangan nyo lang. Pantay ah. Yet, pinakasaksak. Maghahawak para pantay. Air pantay na yung baro yun. So ayan guys, bali pabawasan natin yung ibinaw nating bakal nito para dito natin ikupulupot yung gagawin nating trigger. Next step again mga boss, ito lalagyan naman natin siya dito para maging stopper. Ito puputulin muna natin. Bali yung ikakawit nating stopper, ipipit-pitin din siya na palapad para ibabaon dito guys. Next. Ambala. Ay, mali. Ganyan. Yan, so ganyan na magiging itsura niya, mga guys. Ito. So guys, pipit-pitin na muna natin yung spear. Yung pinakang ano niya. Mana. Galing mong gawa. So guys, malambot na ulit yung ating spear. Pipit-pitin na natin ulit. So kailangan kasi ito mga guys, dalawa siya. Dito yung isa, tas dito. Bali, dalawa. So gagawa pa tayo ng isa. Kailangan pa pa buntis natin.
So kailangan mga guys, bago nyo siya ipasok dito kasi masyado siyang malaki, isusukat nyo muna siya dito, tapos pipit-pitin ninyo. Kasukat ba nitong kapal nito? Oo. Kailangan magkasukat nung yung kapal nito sa para pagpasok dito hindi siya maluwag, hindi siya gumagalaw. Okay mga guys, ano siya, yung nakapikit siya, kailangan ibubukan niyo siya ulit ng konti para pag baon dito sa ating pana, hindi siya kikipot. Ito mga guys. Dito. Meron tayong nakikita mga spur gun na sobrang napakahirap ng trigger. So ito guys, napakadali nito. At next step. Ibabaon na natin siya dito. Ito na dyan. Uy, si Didoy. Ayan, so guys, naibaon na natin yung ano. Susukat muna natin kung elastic na gawa ng baril ah. So ito guys ang ano, ang technique dito para hindi ka mahirapan pag pilipit ito dito. Yan, ipapantay mo lang siya. Tapos kailangan meron kayong mahabang panali na interior o kung ano mang rubber na kung ano meron kayong panali. Tatali niyo siya dito ng mahigpit. Yan. So pag naitali niyo na sa dito guys, kailangan lalaksan niyo ang pag-iikot dito. Yan, ganyan. So yan. Yan na yung ating unang na ikot. So kailangan yung sunod dito naman kabila. Yan. So sunod guys, iaano nyo muna siya kung siya pantay dito sa gitna. Tapos pipilipit nyo na siya. Yan. Parang hindi pantay ha. Pantay yan boss. Okay. Yan. So yan yung magiging ano niya, tapos puputulin niya siya dito. Puputulin ang sobra. Puputulin po ang sobra. Yan. Tapos ano niya siya dito. Ang puporma parang trigger. Yan. Tapos next, ano niya siya dito. Ayan. Tapos tatanggalin nyo na. Tatanggalin nyo na yung tali. Ayan. So yan na po magiging itsura nya. Ayan. Sunod po lalagyan nyo siya natin dito ng lagayan po ng lastiko o wala po tayong spring. Ayan nga yan. May spring, maganda spring. Lalagay po siya natin dito. May spring kaya tayo, wait. Wala po eh. So kailangan guys, ang ano nyo, kailangan pa slide para kukontra siya ng ano sa lastiko. Ayan. Ayan, lastiko. Okay, lastiko. Panali.
Yan. Ito na siya guys, itatali. Salip na spring. Salip na spring, ano na lang muna, guma. So next step mga guys, lalagyan naman natin siya ng anuhan ito, patungan itong trigger dito sa ano natin siyang lalagyan ng ano ay stopper. Stopper. Tatandaan muna natin. Hindi yan dun. Kiki yun. So ayan guys, natapos na natin. Yan yung magiging itsura niya pag natapos na. Ayan. Okay. Okay. So guys, bali lalagyan din natin ng barrel, mga 100mm ang haba sa dulo para yung ating spare ay ano, bali hindi siya magalaw, hindi siya umuga. So ayan, dito natin lalagay sa dulo. Ayan na. So itali na natin dito guys. Ayan, so guys, natapos na natin yung barrel. Ano naman natin siya dito sa trigger. Ito, sa kagaya nito. Ano siya, hindi siya... Ayan, natatanggal siya pag ano. Itataas natin so siya ng konti. Ng plies lang. So, ang discard din ito, pa ganito. Ayan. Tapos dito nyo siya ipitin ng plies. Kailangan tutuduhan nyo. Ayan. So yan yung magiging itsura nyo. Kulang pa. Diba? So yan. Kailangan kulang pa. So ito guys, natapos na namin siyang gawin. Ito yung magiging naipit na siya. Ayan. So ang next natin gagawin, ito naman yung magiging sabitan ng rubber o lastiko. So guys, lalagyan na natin siya dito ng sabitan ng ano, kawad o yung stainless na ating ilalagay dito. Kayo na lang bahalang magtantya kung gaano kalalim yung gagawin nyo. So ayan guys, bali lalaliman pa natin ito pag ganito, para yung sabit ng kawad ay kapit na kapit, hindi siya lilisya o lilinsad. Guys, yung gagawin natin, ilalagay lang natin siya dito, papantay natin yung rubber. Ayan. Tapos tatalin natin.
So guys, pagka na itali nyo na, aanayin nyo siya. Babalik nyo siya paparito. So guys, natapos na nating itali yung kawad dun sa rubber. Ito ay dalawa ito. So, itatali na muna natin sila dun sa pana. Kailangan magkaganyan yung tali niya. Ayan, magkaganyan. Para hindi istorbo tong isa. So guys, natapos na nating itali yung rubber. Susubukan na natin siya. Ayan. Okay.